Hello mga pare ko, ako nga pala si Jeffrey at welcome dito sa aking channel. So mga pare ko, dito sa vlog na to, ang pag-uusapan natin ay kung paano lumaban sa much taller and bigger opponent. So, oh, those punches. He's gonna feel his head. Wow. He's gonna set it up in the second attempt he has. He had. Whoa, you can hear the mad. Tip number one, don't be afraid. So mga pare ko, dapat hindi ka matakot kung meron kang mga kalaban na mas malaki sa'yo. Even in the jungle, the most fiercest animal tulad ng lion ay takot sa any animals na mas malaki sa kanya. So normal bilang tao sa atin na matakot din or makaramdam ng fear kapag meron tayong mga kalaban or mga kabangga na mas malaki or mas matangkad sa atin. Kailangan nating harapin yung ating fear. So once na nando ka na sa situation na meron kang mga kalaban na mas malaki o mas matangkad sa'yo, kailangan lakasan mo ang loob mo. Dahil kapag inunahan ka ng takot, maaring hindi ka na makapag-isip ng maayos at hindi mo na maprotektahan ang iyong sarili. Tip number two, keep a very close distance. So mga pare ko, if mag-decide ka na i-engage or labanan itong much bigger and taller opponent, make sure na meron kang close distance kanila. Very close distance. Dahil alam naman natin na kapag ka malaki yung kalaban natin or mas matangkad sa atin, mas mahaba yung reach niya. So, once na close distance ka dun sa opponent mo na mas malaki or mas matangkad, mahihirapan siya na mag-deliver ng mas effective na force or punches sa'yo dahil mahaba yung reach niya. So, kailangan niyang bumuelo pa ng malayo para lang ma-attacke ka niya. Unlike kung mas maliit ka sa kanya, mas maliit yung reach mo, malapit ka sa kanya, mabilis mong ma-deliver yung mga punches mo or yung attacks mo. So make sure na meron kang very close distance sa yung opponent. Lalo na kung isa kang boxer, isa kang MMA fighter or striker, ayan, any martial arts na nagpo-focus mainly sa mga strikes, napakalaking advantage mo kapag ka malapit ka sa iyong kalaban. For example, BJJ or yung Brazilian jiu-jutsu. Wait, tip number 3. Grab your opponent's shirt and pull it down. So once na ginawa mo yung step number 2 or yung tip number 2, which is keep a very close distance to your opponent, maaari mo nang i-grab or hilahin pababa kung ano man yung damit na suot niya. Clothing or headgear na pwede mong hilahin pababa. So, ang advantage kung bakit kailangan mong i-pull down kung ano man yung suot niya sa ulo at sa or sa katawan is para mabawasan yung kanyang height advantage sa'yo. So, once na na-pull mo siya pababa, magiging awkward para sa kanya ang kumilos dahil nga maaring masira or mag-worry siya sa kanyang clothing. Maaring mag-worry siya na masira yung damit niya, okay naman, masira kung ano man yung suot niyang headgear. So, once na nag-worry siya about sa kanyang clothing or sa headgear niya, mas mawalan siya ng focus para atakihin ka. So, once na nahila mo kung ano man yung suot niyang damit, pababa, maaring bumaba na rin yung kanyang, yung level ng kanyang ulo. Maaring mas lumapit na siya sa ulo mo. Maaring mo nang i-deliver yung mga punches mo dahil sa mas madali mo na siyang marireach and magiging awkward para sa kanya ang mag-deliver ng punches. Pero, ang kailangan nating ingatan dito ay yung pagkakataon na maaari siyang mag-deliver ng headbutt dahil sa malapit na yung ulo niya sa'yo. So, be careful na mag-try siya na i-headbutt ka. Tip number 4, attacks should be all overhead. Ang dahilan kung bakit kailangan puro overhead attack yung dapat mong gawin ay para ma-make sure na hindi makakatayo ng maayos or hindi makaangat ng maayos ang iyong opponent once na naging
mas mababa na siya sa'yo dahil hinila mo yung shirt niya pababa o kaya naman yung suot niyang headgear, make sure na yung mga following attacks mo or punches mo ay overhead. Kung hindi ka gagamit ng any BJJ moves, make sure na overhead attacks ang iyong i-deliver. Tip number 5, kick to the groin. So mga pare ko, it doesn't take a lot of skill para sipain mo ang iyong opponent, lalo na kung ikaw ay babae at yung kalaban mo is much taller, bigger opponent na lalaki. So, kick to the groin lang. Sipain mo lang siya sa kanyang groin para mas mabilis mong matapos yung altercation na meron kayo. At lalo na kung sa tingin mo meron siyang gagawing masama sa'yo, make sure and make sure that you will deliver a powerful kick to the groin para hindi na siya makatayo at hindi na siya makagawa ng kung ano-ano sa'yo. Tip number 6, do not be a headhunter. So, hindi mo kailangang i-hunt yung iyong opponent, much bigger and taller opponent, lagi sa head. So, once na meron ka na-encounter na much bigger or taller opponent, hindi lang ulo yung maaari mong atakihin sa kanila. So, since mas matangkad siya sa'yo, mahihirapan kang abutin yung face niya or mag-deliver ng punch sa head niya, maaari mo ding maaari ka ring mag-focus dun sa mga parts na abot mo tulad ng chest, stomach. Pwede ka mag-deliver ng liver shot sa right side ng ribs, right lower side ng ribs. So mga pare ko, it is a common knowledge na once na nag-deliver ka ng successful punch sa ulo ng iyong kalaban, malaki yung chance na makapag-dulot ito ng knockout or ma-knockdown mo yung iyong opponent. Pero sa kaso na mas malaki yung opponent mo, mas matangkad siya sa'yo, hindi ito effective all the time. Tip number 7, use long range. Tip number 7, use long range of attacks. Kung hindi ka makalapit o hindi ka makapag-establish ng close distance sa iyong opponent, meron kang dalawang choice, either fight or flight. So kung nakapag-decide ka na mag-fight, make sure na ang gagamitin mo ay mga long range attacks tulad ng kicks or pwede kang gumamit ng any weapon na makikita mo sa surroundings mo na magagamit mo as a long range weapon. Either fight too close or fight too far. Sa mga pare ko, meron ding advantages ang pagiging mas maliit sa isang laban. Tulad ng pagkakaroon ng better balance. So, mas balanse yung katawan mo, mas hindi ka nag-i-struggle na mag-maintain ng balance while running, while attacking. Dahil nga, sa magaan ka lang, meron kang agility at meron kang speed. So, most of the people na nakaka-encounter ng much bigger and taller opponent bukod sa mga athletes ay ang mga kabataan at ang mga kababaihan. Yung mga kabataan na nabibiktima ng bullying sa loob ng school, sa labas ng school, sa streets, ayan. And yung mga kababaihan na nagiging biktima ng crime. O kung ikaw man ay merong masamang balak, syempre, ang gagawin mo ng masama ay yung mga tao na mas maliit sa'yo kung saan mas marami kang advantages at tingin mong magiging mas successful yung masamang plano mo. So being small, kailangan may idea ka kung paano lumaban sa mga much bigger and taller opponents. So mga pare ko, maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana marami kayong natutunan. Sana may natanda kayo sa mga tips na ibinigay ko kung paano lalaban sa much taller and bigger opponents para maiwasan natin maging biktima. So mga pare ko, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please like and subscribe dito sa aking channel, The Extremist, for more self-defense tips. Maraming salamat mga pare ko, ingat tayo palagi.